Yes po, nagbabalik na naman tayo sa isang video na kung saan ay mag-tier list ulit tayo. At this time ay yung last episode natin, di ba? Tinier list natin yung mga soft drinks o yung mga inumin sa Pilipinas. Well, hindi talaga totally lahat, pero nandoon naman na yung mga sinasabi yung pinakapunto ng video na yun. At ngayon, ay subukan naman natin i-tier list ang mga junk food sa Pilipinas. So, at the same time, disclaimer lang, hindi po lahat ay nakalagay dito. Ito na yung mga nakikita ko lagi. At yeah, so for the do, sabihin natin ito, natin kung anong klaseng tier or anong may magagawa nating resulta ngayon sa tier list natin pagdating sa junk food ng Pilipinas. Simulan natin. Okay, so una-una sa tier list natin, so makikita natin dito ang piatos. So normally naman siguro karamihan sa atin ay nakatikim na ng piatos at alam kung anong meron sa piatos. Ako personally, my favorite dito ay yung cheese. At ang daming nakikipag-away sa akin ng mga kilala ko, lalo na rin yung girlfriend ko, na mas masarap daw ang kulay green. Or kung pipili man sila, hindi ito, kundi ito rin pia itong kulay na ito. Yung tatlong to lagi ang naglalaban, okay? More likely itong dalawa na nga, hindi na ako pinapansin minsan itong green eh. Pero yun nga, sabi nga nila na, yun nga, kung ako ay pipili, kulay blue po, para sa akin, ito po yung pinaka masarap para sa akin. So kulay blue, ilalagay ko po si S tier yan. Yan, diyan ko siya ilalagay kasi para sa akin, yan ang masarap para sa piatos. At I'm pretty sure maraming na may kapagbangayan sa akin siya. Bahala kayo dyan, akin to, personal preferences ko to. And sa totoo lang, itong kulay green, gusto ko rin siya. Like, masarap din to yung sour and cream, lalo na kung gusto ko ng, alam mo, pampatanggal umay. Kasi normally kasi yung mga ibang tao na uumay na mismo rito sa kulay blue eh. And ito, itong green, sakto lang naman. So para sa akin, kung ako man ay mamimili, itong ano, piatos sa kulay green, which is sour cream, ay ilalagay ko sa letter A. Kasi to be honest, totoo naman na mas masarap siya when it comes to kung sakali pampabago ng lasa. Okay, next tayo dito, clover. Ang clover chips po, normally siguro karamihan sa atin ay familiar sa clover chip na ano chips. Like, pati buhok sa utin ay sisimutin. Lahat sisimutin pati sa utin. Pero hindi, nagkaroon ng mga commercial tong kupal na to at pati commercial, ewan ko kung ginawan din ng parody. And clover po, ilalagay ko sa letter A yan dahil para sa akin ay masarap po yan, lalo na yung pagiging cheesy niya. Tommy! Chef Hand, okay? Chef Hand po ang Tommy. S tier yan. Sa mga hindi nakakalam, sobrang solid ito. Dati kasi, ito kasi yan eh. Meron kasi akong binibiling snacks noon na pinangalanan ay Sweet Corn. As in, mga nakapakete siya ng maramihan kung alam niyo yun. At yun, isa sa mga favorite na snack po yun. Kaya isusunod natin dito sa junk food na to ay yung mga snacks naman. So ito, Tommy. The best. Sarap nito, solid. So ito, ilalagay ko to dito. Like, I like it, I love it. Yun ang sabihin ko, yun ang masasabi ko talaga sa araw na to. Like, solid yan. Hindi, like, wala nang ibang sweet corn ang makakatapat niya, kundi yung ano lang, yung isang sweet corn na stock na sinasabi ko sa inyo. So yeah, lalagay lang natin sa ganyan. Ba't hindi na pantay-pantay ito? Okay, next tayo, patata. Oh my god, patata na miss ko. Alam nyo ba, every time na inuubos ko tong patata, alam mo yung nag-wish ako na sana meron siyang parang, alam niyo yung parang salt or yung pinakapanlasa niya. Kasi may times kasi na yung patata kapag naubos mo na yung mga ano niya, yung mga potato niya. Meron siyang parang mga sa ano, mga parang ano, parang pampalasa pa sa huli. Kung yun yung gustong gusto ko, yung alam niyo yun yung pinakagustong gusto ko, ano, papakain yung part na yun. So yeah, ang patata po, S tier po yan. I like patata, okay? Mahilig ako sa patata. Cheesy! Cheesy, ha? So, sa cheesy, kung kakain man ako nito, kakainin ko lang nito mismo yung maliit lang. Hindi ako bibili ng malaki nito kasi hindi ko siya mauubos. Dahil pag tumagal ay medyo nauumay na ako. Yan na nangyayari yan. Pero masarap ang cheesy, pero hindi siya lang kinakain ko. Kaya sa letter A yan, okay? Diyan ko ilalagay yan. Okay, next natin, V-cut. Oh my god, V-cut. Solid din ang V-cut. Okay, ang V-cut is tier yan, okay? Kung gusto ko nang alam mo yung maanghang na ano, yan, dyan tayo. V-cut. Okay? Next natin, Nova. Nova! Nakaubos ko lang ng Nova dito sa ano ko, sa pagkain ko, pero the best din ito sa akin at ilalagay ko sa A tier ko sa S tier ko sa kaliman dahil solid din yan. Next natin, Mang Wan. Totoo lang when it comes to ano, chicken skin, talagang alam yung mga asim talaga. Like ito, number one din to, pero hindi ko siya laging kinakain, okay? Masarap siya, but it's not for me para anuhin siya. Wala yung baka nagtataw kayo bakit may NA dito. Ito yung mga hindi ko para titikman, okay? So chicken skin, Mang Wan, dito ka sa letter C. Hindi kita masyadong ano, but
You're good na pagdating sa mga maasim or maano. Cracklings, ito. Salt and vinegar. Kung talagang gusto nyo talagang mapagaling talaga yung mukha ninyo, dito ako sa cracklings talaga. Cracklings, I'm gonna put you into letter B. Okay? Solid ka when it comes to cracklings. So, dyan ka lang. Yeah. Alex atin. Uwishi na pound and crackers. Sa totoo lang, may dalawang uwishi eh. Nailagay ko ba rito yung isang uwishi? Hindi ko ata nailagay yung uwishi rito na isa eh. Yung ano lang, yung normal na flavor niya. Kasi when it comes to uwishi pound crackers, ay mas trip ko yung original kumpara mo dito sa spicy flavor. Kaya ito, ilalagay ko na ito sa B tier. Okay? Like, okay siya, but it's good enough na rin para kung sakaling wala man akong ano. Like, substitute ko na lang sa original yan. Roller coaster. Ito, nung time na elementary o high school pa lang ako, binibili ko to. Pero, ang weird lang kasi every time na kinakain ko siya at napadami na ako, sumasakit yung ulo. Parang bumibigat yung bandang batok pa. Hindi sana nainira ako sa number na. Kumbaga, yun na yung nararamdaman ko dito. Ewan ko kung ako lang yun, pero baka siguro nag-occur din sa iba. Pero pa sa akin, yun yung nangyayari sa akin when it comes dito sa roller coaster eh. So, I'm gonna put you into letter C. Diyan ka na. Like, you're good pero not good enough para sa akin na. Next, cheese ring. Okay, ang cheese ring po. Na totoo lang, itong cheese ring, ito yung pumalit dito sa roller coaster eh. Pero dati ito, masarap to. Pero biglang nawala itong ano na to. Napalitan na mismo ni Awisha, which is itong roller coaster. Siya yung pumalit dito kay ano. Ay, sorry, Jack and Jill pala. Pumalit kay cheese ring. Pero, yeah, to be honest, cheese ring, hindi ko na maalala yung ano niya, yung kanyang flavor kay NA ko na. Pero ang pagkakatanda ko parang katulad lang din siya ng ano yun, ng roller coaster eh. Parang hindi ko na siya maalala ngayon eh. Next one, Snacku! Ito, solid to na rice cracker na to. Yung naka-vegetable flavor. Ito, masarap to. Sa mga iba siguro, baka iba pang lasa na dito. Pero sa akin, masarap to. This will gonna go to the 8th year, okay? Hindi ko siya lang kakainin, but wala akong choice. Kakainin ko siya kaya i-ate ko siya. Parang paano kita kakain, di mali. Next tayo, Mr. Chip ba to? Mr. Chip nga. Si Mr. Chip, okay siya but hindi ko siya trip. Parang mas kakainin ko pa mismo itong ano. Ito, kakainin ko pa mismo dito yung roller coaster ko parang sa Mr. Chip. Like, okay siya but hindi ko siya trip na corn chips eh. Kaya I'm gonna put you into a D. Asensya ka na, Mr. Chips ha. Pero yan ang opinion ko para sa'yo. Kaya dyan ka na muna, okay? Okay, so next natin dyan ay ang Criss Cross. Ito, solid to. To be honest nga eh, itong Criss Cross, alam mo yung kahit na madami kahit papaano ng onti yung laman niya, pero parang hindi siya nakakabusog para sa akin. Pero, nakaka-satisfied siya ng panlasa. Yun ang para sa akin. Ilalagay kita sa letter C. Ikaw mismo ay sakto lang naman. Kumbaga, ikaw ay nasa gitna. Hindi ganun trip ko, pero okay lang para kainin. Piatos na Roadhouse Barbecue. Ito, solid. Okay? I'm gonna put you sa letter A. Okay? Ikaw kasi ang substitute ko sa, ano, sa cheese ko sakaling wala man. Okay, pasensya ka na, ha? Next natin ito. Sige, tatanungin ko muna kayo, guys, ha? Tatanungin ko kayo. Paano nyo bigkasin ang junk food na ito? O itchirya na ito? Ha? Dalawa kasi ang sagot dyan, eh. Pero isa yung tama. Okay, sige. Ano sa inyo? Siguro karamihan sa inyo sabihin nyo tattoos. Tama? Yun ang alam natin simula noon pa, tattoos. Pero paano ko sabihin ko sa inyo na ang bigkas po talaga dito ay tahus? Letter H po ito. Maniniwala ba kayo hindi? Siguro iba dyan sa mga hindi pa nakakaalam, hindi maniniwala. Pero totoo po na tahus ang pronunciation po ng Ichirya na ito. At maski ako, nagulat ako at hindi ko matanggap na tahus pala yun, hindi tattoos. So yeah, yun po ang pagkas sa kanya. Ito po masarap to. I'm gonna put this sa 8th year. Like solid tong ano na to, itong tahos na to. I like this one. So I'm gonna put you there, okay? Diyan ka. You deserve to be a S tier. Chippy, favorite po ito ng nanay ko. I don't personally. But I'm gonna put you sa letter D. Kumbaga, hindi kita yung laging bibili at laging naiisip pa ng kausto junk food. So, pasensya ka na, ha? Onion rings. Okay, onion rings. So, si onion rings po, ha? Ay, siya po ay snack na nakabis talaga sa onions. And, to be honest, masarap to. Pero hindi ko lagi siya kakainin. Kumbaga, mas kakainin ko pa yung cracklings ito kumpara mo sa onion rings. Kaya, I'm gonna put you into letter C. Kumbaga, nasa safe area ka lang. Rinbi. Ito. Dati, pagkabigkas ko dito, Rinbi. Hindi pa Rinbi. Buisit. Pero masarap tong ano to, Rinbi na to. Kumbaga, ito yung substitute ko kung hindi available ang clover. So, I'm gonna put you sa letter A. Kasi kung makikita kita, kakainin pa rin kita. So ganun yun, ha? Ding dong. Okay, ding dong Dantes. Okay, yung naka ganun. So, personally, hindi ko kakainin si ding dong. Ina naman ng pangat pahinga naman. Yeah, meron pa itong isang flavor eh. Ako na ilagay ko rito, hindi ata. Ding dong,
Okay lang, pero mas pipiliin ko pa yung happy na snacks kumpara mo rito. So I'm gonna put you sa letter D. Or more likely, hindi pa naman kita natitikman itong flavor ito kaya like sa NA. Pero yung isa, natikman ko na. At kung nilagay ko man dito sa letter D, hindi ko siya ilalagay. Next natin ay fish da. I'm pretty sure hindi familiar. Siguro yung karamihan dito ay walang idea sa fish da. Hindi siguro nila alam yung lasa rin ito. Or kung oo man, then that's good. Wala namang problema din dito kung hindi mo rin alam. Or ito kasi, ang sarap nito kasi once na nilagay mo siya sa dila mo, until, alam mo yung magdi-dissolve siya ng ponte, lumalambot siya ng unti-unti. Para sa akin gusto ko to. Pero hindi ko na siya maalala kaya ilalagay na lang ito sa letter D. Pero masarap to ha. Chicharon na mangwan. Oh my god, yung mangwan. Lahat ng mangwan, natikman ko na. And para sa akin, itong mangwan na ito ay ilalagay ko sa letter C. Nasa safe area lang to. Masarap to siya. Pero hindi yung like lagi kong kakainin. Okay? Potato. Ito. Since na hindi na ako bumibili ng patata, ito na mismo ang substitute ko dito. Yung potato. Masarap yung cheese flavor nito. Meron pa tong isa yung parang blue ata yun. Parang ang kalangan ng flavor nun eh. But para sa akin, the best to. So ilalagay ko sa ano, S tier. Masarap to. Pero hindi ko kakainin yung pinakamalaki nito. Okay siya. I'm not sure kung natikman nyo na. Pero natikman nyo na din. That's good. Ay! Meron akong hindi nadagdag dito na S tier. Wait lang. Yan! Hindi ko pa to nadadagdag. Ito po. Ito ngayon yung hinahanap lagi ng dila ko. Ridges. The best na onion garlic na potato chips para sa akin. Ito ang pinaka the best. Like walang makakatalo dito. Ito ang literal na S tier ha. I like this one. Ilalagay kita dyan ha. Ito yung pinaka masarap na ano na snack para sa akin ngayon. Like every time na nag-grocery kami, ito yung isang hindi nawawala sa ano ko sa junk food area ko. Okay, next natin Cheez-It. So Cheez-It, natikman ko but it's not really like my trip. Mas prefer ko pa rin si Cheez-It rito sakali man. I'm gonna put you sa, ano, sa D. Asensya ka na ha. Konting paalala lang na pag kumakain kayo ng junk food, hindi po healthy ha. Baka pampapatay lang po talaga siya ng cravings and pampapalit ng lasa. Always eat pa rin accordingly, okay? Responsibly na rin. Tortillos. Tortillos. Basta yung tortillos. Basta yun na yun. Ito extra tinto. And to be honest, I like this one. Masarap siya. Pero hindi ko na siya nakakain lagi. Parang mas ipiliin ko na lang yung potato rito kung parang sa tortillos. So I'm gonna put you sa safe area na letter C. Junk ka na, okay? Hindi na kita yan. Junk ka na. Cheesy na spicy and cheese. Hindi ko pa po siya titikman. At parang ayoko siyang tikman. Kaya ilalagay ko siya sa letter L. Like hindi ko pa alam ano lasa nito. Next, Martin Cracklings. Tama. Yeah, Martin Cracklings. Yeah. Martin Crackling na plain salted. Solid, pero hindi lagi ko kakainin. So I'm gonna put you sa letter A. Masarap siya talagang crackling talaga siya. Pero hindi siya layong nakakain ganun eh. Potato fries. Okay, potato fries siguro karamihan sa atin ay maraming nakakasubok na nito. Like ito yung isa sa mga like pabaon talaga na junk food sa anong mga high school and elementary. Elementary ata wala pa ata ito eh. Pero ewan ko lang panahon ko ata. Pero wala pa. Pero ilagay kita sa B. Okay, I'm gonna put you to letter B. Like, you're good. You're good enough. Parang ganun. Kirei! Sarap na flakes to. Alam mo, kung sakaling man kakain ako ng shrimp flavor, ito, dito ako tatakbo. Ilalagay kita sa letter A, ha? Diyan ka. You're not the best, but you are one of the best. Ganun yan. Hi-ho! Natikman ko, but is that really like trip ko? So, ilalagay kita sa letter B. Diyan ka na. Okay. Caramel na popcorn. Ito, nakikita ko to. Nasubukan ng papa ko to, but hindi ko nasubukan pa personally. So I'm gonna put you to letter A. To letter NA. Which is hindi ko pa natitikman. Peewee! Peewee! So, hindi ko rin nasusubukan. Hindi ko nasusubukan to. Pero nakakain to ng ate ko noon eh. Ay, ate ko ba? Yung mama ko. Basta yun eh. So I'm gonna put you to NA din. Next natin ay potato fries na ito. To be honest, okay din to. So I'm gonna put you to letter B. Di ko kasamay ng kasama mo. Kasi natikman naman na kita eh. Pero hindi ko yung like toto like laging ko kakain. Boy bawang, trip ng mama ko to but I don't personally. So I'm gonna put you to so letter B. Okay. Next natin, V-cut na cheese. Nasubukan ko siya pero ang weird para sa akin. Ano mo yung masarap naman siya eh, pero hindi siya talaga yung parang trip ko. I'm gonna put you to the safe area na lang. Nagaraya ito. Dalaway nagaraya dito, itong dalawang to, okay? Yung original pati yung hot and spicy. Personally, itong nagaraya na original, ilalagay ko siya sa safe letter C. Itong nagaraya na hot and spicy dito ka. Nasubukan man kita pero hindi kita trip. Ito, we are coming to the best part. Dragon seed. Ilan sa inyo ang totaling nagbalat nito? Nasubukan niyo na ba tong dragon seed? Kung oo, then you are good. You are green, ganun. Kasi ako, kinakain din namin to lagi.
sige. I'm gonna put this to letter B. Papak talaga, literal na papak to at pang matagalan na ano, papakin. Kasi babalatan mo pa to eh, kasi yung pinakaloob niya, yun yung kinakain talaga. At ang daming nagsasabi na kapag tinanim mo to, magkakaroon ka ng birth ng dragon seed pa. I mean, I don't know if this that is true, pero squash na kasi siya, so I don't know kung tutubo pa yan. Hindi nga ata dapat tinatanim in the first place eh. Tempura! Favorite po ng papa ko. Ilalagay ko sa letter B kasi hindi ko siya total na uubos talaga kasi sobrang laki talaga ng tempura. Like, pag kinuha mo siya, putik ang laki niya. Kasi sa buong bunganga mo. And yung tortillas naman na ito, na extra thin, okay din siya pero yan, hindi ko matitikman itong part na to. Kaya yan, ganun po siya to NA. And last one natin ay ang baconette strip. Ito, masarap. Welcome to bacon, ano ko to. Pero talagay kita sa letter B kasi hindi naman kita lagi kinakain pero nandoon yung flavor mo. So far, ito ang akin tier list ngayon. Like, is that like parang like solid na tier list? Pero para sa akin, ito siya. And so far, I am satisfied sa result ng aking ginawa. And ano opinion nyo tungkol dito? Kasi para sa akin, so okay sa akin to at ito talaga yung pinaka the best para sa akin. And kung sa inyo rin, then that's good. So yeah, sana naman nag-enjoy kayo. Siguro ang next natin dito ay mga candy or mga snacks. Depende. Pero siguro next natin mga candy na lang muna. I'm pretty sure marami mag-aaway-aaway din dun. Pero anyway, so yun po, sana naman nag-enjoy kayo sa video na ito. And I see you guys in the next one. So kung di nyo pa na-check pala ang aking sub link sa tier list, mag-iwan ako ng link sa description below. At para makita ninyo, click nyo na lang nandito sa pinagtaas na ito. So yun lang, thank you so much. See you guys in the next one. Bye-bye po.